Kikilite kasi sobrang taas talaga, guys. Grabe. Sobrang taas. Oh, tapos. Ay, grabe, kung titignan nyo lang yan, guys. Grabe, sobrang taas talaga. After 2 minutes na pahinga, pagtapos namin kumain, larga na naman kami. Bakit na, yun na yung aming motor, guys. Simirit na, oh. Let's go! Okay. Makita nyo, guys, tumbang kahoy na naman. Ito yung tinatawag na kamagong. Yung isa sa pinakamatibay na kahoy sa buong mundo, kamagong. Yan, guys, tinumba rin ng udit yan. Kahit anong tibay niya, hindi siya nakaubrak yung udit. Itundaan na natin. Brum, brum, brum. Giniagawa mo! Marami talaga mga challenges dito na ano, sa daanan. May alimatos, may tumbang kahoy. Pero tuloy lang tayo sa ating adventure upang marating natin ang pinakamataas na tuktok ng bundok dito sa Palawan. Tuktok na lang, tinik lang yan, tuk, guys. Grabe, mga pakyatin na talaga, guys, lahat dito. Puro pakyat na to. Dahil ano na ng bundok yung ganun ba? Dito na kami sa pababa. Pakyat na kami. Makikita mo talaga. Ganun na yung lupa. Pataas na talaga. Ito talagang sa ano, ito yung pinaka malupit na adventure na ginawa ko. Ito yung pinaka hirap. Ito. Tawag ito ratan. Sobrang haba na niya. Siguro mga ano na to? 100 meters na to. Ibig sabihin, matanda na tong rata na to. Ginagawang mga salasit yan. Ito na nakakit natin. Kasi yung style ng lupa dito talaga, guys. Akyat, patag, akyat, patag, akyat, patag. Mali pang ilang tuktok na ito, pang ilang patag na ito na nakit natin. Pero sabi ni Kuya, mali pa ba kaya? Ayan na. Ah, malapit na lang daw, guys. Tanong na. Ayan, natatanong na namin yung ano. Natatanong na pala namin yung tibag. Sobrang excited, guys. Grabe, sobrang saya ko na nakaakyat ako dito. Pero mapagod talaga. Sana patuloy niyo akong suportahan sa aking mga adventure, sa aking mga videos. Please like and share and subscribe my YouTube channel. Salamat, mga idol. Hello, guys. Pahinga muna ako dito sa aking rest house. Dito. Matapos yung akyatin namin yung pinuntahan, ngayon, pababa na naman yung daan na tinatahak namin. Natatanong na namin, guys, yung tibag na tinatawag, yung mga batong biyak-biyak na nahuhulog sa mga bangin. Natatanong na namin, which is yan yung aming pupuntahan. So, nandun na yung mga kasama natin, yung ating tour guide na mga kuya. Let's go, pababa na naman tayo. Ay!
Bungad ko na. Kill. Muna kami guys. Makita nyo sila kuya. May give na tubig kasi dadalhin na namin yan dyan sa ano, sa taas. Dyan sa tibag kasi yan na malapit na raw. So ang oras natin ngayon, last 9:39. Nandito na tayo. So mga 30 minutes sa lakad, nasa taas na tayo, nandoon na tayo sa ating destinasyon. Kung saan nandoon yung napakagandang mga rock formation guys na nandito sa gitna ng pinakamataas na bundok dito sa Palawan. Tara guys, tuloy na tayo doon sa taas. Kung saan sa ating pupuntahan ay malapit na. Tara, let's go. Tuloy na tayo. Hindi na lang tayo magbakad. Kasi nandiyan na lang sa taas. Nandiyan na yan. Makikita nyo na mamaya. Kasi napakagandang rock formation na natibag dito sa gitnang bundok ng Palawan. Kaya nga pala siya guys pinangalan ng tibag kasi yung sa salitang Tagalog na tibag ba na landslide. Ba diyan na biak na tibag. Okay. Matinik na ako ng yantok. Igwiset. So guys, sa lahat ng viewers natin, kunti kalaman lang. Kung nakikita niyo itong batong ito, nakasimlak yun ang building. Malaki pa ito guys, doon hanggang sa palibot. Ito ay isa sa mga natipak na bato galing dyan sa bundok. Una tibag, kaya pinangalan ng tibag yan, yung bundok na yan. Makikita nyo, laki nitong ano to, bato. Dyan galing yan, sa taas ng bundok. Natibag lang siya, hanggang dito na siya huminto sa medyo patag na lugar. Patuloy tayo mga kaibigan, upang marami pa tayong maikwento sa inyo ng mga kasaysayan at mga kalaman pagdating dito sa kabundukan. Let's go! Guys, ito. Ito na siya, yung bato na malaki. Kung makikita nyo, may mga kasama pa siyang maliliit. Kasi nung unang panahon talaga, medyo maliliit pa yung mga kahoy dito. Kung makikita nyo yung bundok na yun, yung taas na yun, hindi yung pa makita sa video kasi hindi pa makita maraming kahoy, pero dyan nang galing ang mga batong ito. Kaya sobrang delikado ito noon, akyatin dito dahil natitibag pa yan siya. Pero ngayon guys, okay na yan, parang hindi na rin siya nag-albruto. Awan Lord. Sip-sip mga kaibigan. So tara, let's go. Akyatin na natin. Yun ang pangagandang rock formation dito sa tibag. So guys, paakyat na naman tayo ulit. Nandiyan yung tibag na sinatawag. Makikita na talaga guys. Ang dami yung mga bato dito. Nandiyan ang galing. Tutuktok ng bundok na yan. Kaya, siguro noong panahon guys, siguro, dati, talagang natitibag talaga ng gusto yan. Pero ngayon, wala na guys, wala nang bakas ng pagtibag ng bato. Dahil makikita nyo, puno na dito ng malalaking bato. Nandito na lahat. So, ayan na siya guys. Diyos, kaganda pala nito dito. Ah, wow! Ako eh! Huh! Sobrang ganda pala dito guys! No. Wala tayong patalim. Next, sa tinapa. Sobrang ganda dito.